Sumayin niyo ang Panginoon. Magandang araw po sa inyo mga katanglaw. Ito pong ating pagninilay sa salita ng Diyos na nagbibigay tanglaw sa ating buhay. Ngayong araw pong ito ay ikalawang araw ng Marso sa buwan ni San Jose, sa taon ni Poong San Jose. At ang ating pong mabuting balita na pagninilayan ngayong araw na ito ay hanguin natin mula kay San Mateo, Kabanata 23, mga talata 1 hanggang 12. Sa mabuting balita, nagbabala si Jesus laban sa mga iskriba at pariseo sapagkat sabi niya, pwede niyong sundin ang kanilang mga ipinagagawa, ngunit huwag niyong tutularan ang kanilang mga ginagawa. Sapagkat sabi ni Jesus, marami silang ipinagagawa na napakabigat, pero hindi man lamang tumutulong upang pagaanin ang pasanin ng kanyang kapwa. Pinipili nila ang mga prominenteng upuan, mahaba ang kanilang mga pilakterya upang makita ng mga tao na sila ay mahalaga sa lipunan. At sabi pa ni Jesus, huwag kayong patatawag na rabay, sapagkat isa lamang inyong rabay. Huwag kayong patawag na guro, sapagkat isa lamang ang inyong guro. At sinabi niya, ang nauuna ay nahuhuli. Mga kapatid, kung meron mang isang konkreto tayong magagawa upang ating masundan si Jesus sa kanyang paglalakbay patungo sa Kalbaryo at sa krus, ito'y walang iba kung hindi ang kababaan ng kalooban. And humility starts with dying from ourselves. Yes, kinakailangan po nating mamatay sa ating sarili upang sa ganoon si Jesus ay may buhay sa atin. Sabi nga po ni San Pablo, it is not anymore I who lives in me, but Christ. Pero sa mundo na ginagalawan po natin ngayon, ibang-iba ang kriteriya ng mundo. The world is teaching us to open ourselves to the world. Well, sa unang tingin, wala naman pong masama. Sa mundo ng social media, lahat ng ating iniisip, ipost mo. Ang iyong mga napuntahang magagandang lugar, ipost mo. Ang iyong kinakain, ipost mo. Ang iyong mga achievements, ipost mo. Well, those experiences give us a sense of fulfillment, a sense of acceptance, a sense of belongingness to the world. Kaya lamang mga kapatid, nagiging masama ito kung sa pagbubukas natin ng ating sarili sa mundo, ito naman ay nagiging daan upang ipakita sa ibang tao na wala silang silbi, na mas magaling tayo, na mas matalino tayo, na mas blessed tayo, na mas dapat tayong ipagkapuri. My dear friends, sa harap ng Diyos, pantay-pantay po tayo. And in fact, sabi ni Jesus, ang itinataas ay yung nagpapakababa. Kung sa buhay natin, wala tayong ibang hinahangad, kung paanong ang Diyos ang siyang makilala sa buhay natin, kung sa buhay natin na ito'y ang ating palaging kahangad, ay hindi ang ipakilala ang ating sarili, kundi ang ipakilala ang Diyos. Ano po, this is our mission, to make Christ known, to make the love of Jesus be felt. Not ourselves, not our wisdom, not our personal concerns that will be known to the world, no. But only Jesus. At ang lahat ng ito mga kapatid ay magagawa lamang natin sa kababaan ng kalooban. Let Jesus be seen in us. And if Jesus will not be seen in us, we will not be effective preachers. We will not be effective Christians. We will not be truly called Son of God if what is reflected in us is not Jesus, but our own image. Alam niyo po, ito ang isang masarap pakiramdam kapag may magsasabi sa iyo, kaibigan, nakita ko sa iyo si Kristo. If Jesus is reflected or is seen in us, then that only means we are truly living in humility. We need to die from ourselves so that Jesus may live in us. We need to die from ourselves so that Jesus may be seen in us. We have to die from ourselves so that Jesus may be felt and loved in us. Pagpalain po kayo ng Diyos.